Maceda. So for today, we are going to do a video about my skincare. And if you guys want to know how I take care of my skin and what are the products that I use, please keep on watching. And without further ado, let's get started. I want to put on a disclaimer for you guys. I am a combination skin type, meaning I have an oily T-zone and my cheeks are sometimes normal to dry. And overall, I have an acne-prone skin. So some of the products that I use may not work for you, or some of the products that may work for you, I may not like it. So please don't hate on any of these products in front of me. So yun. Ayun guys, nakalagay lang kayo sa parang stove ko. Andito ako sa kusina. And papakita ko na sa inyo yung facial wash ko. Yung facial wash na ginagamit ko is the Nivea from Acne Clear. I have a video about my skincare favorites. It included to doon. So I will put the link down below dun sa skincare favorites ko. And ito, hindi ko to napakita sa video na yun. But this is a scrubbing pad. Parang, ano siya? Alam, para siyang tuwalya. Pero para talaga siya sa mukha mo, meron siyang ganito. Ilalagay mo yung kamay mo dyan and then scrub lang. Nakuha ko na to sa Robinson supermarket. Mura lang to guys, 29 pesos. Para lang din siyang ano, yung normal na towel. So, arte lang talaga ako. Wait lang, magpupunas lang ako ng mukha guys, tapos pag-actual skincare routine na tayo. And so nakapagugas na ako ng mukha and nakatingin na ako ano yung kinagamit ko. Ito guys, hindi ko siya ginagamit every single day kasi it is a scrub pad. Meaning talagang batatang, parang siyang exfoliator pad, parang ganun. Ganun ko siya gamitin, para lang siyang exfoliator para sa akin. So hindi ko siya ginagamit every day kasi nga, pag everyday ko siyang ginagamit, parang feeling ko sobrang dry na ng skin ko. Parang natatanggal niya yung natural oil sa mukha ko. So, I use this every other day or minsan twice a week lang. So, yun. Ang first kong ginagawa after ko maghugas ng mukha is I tone. Double cleansing ako palagi. So, after facial wash, toner. And hindi ko pinapat dry yung face ko. Meaning, ano lang siya. Parang tinatanggal ko lang yung tumutulo na tubig pero hindi ko siya idadry ng sobrang dry. Napakita ko rin sa skincare favorites ko, Daiso cotton pads. So ano sa Daiso pala guys, yung cotton pads sa Daiso, meron na siyang sariling lalagyan. It's just that meron akong kasing ganito. So parang dito ko na siya nilalagay. Cottons din to dati pero sa ibang brand. So yan. Ito. And what I like to do is hanggang dito sa edge ng face ko, doon ako nag-tone kasi madalas akong magka-pimple doon pag hindi ako doon nag-toner. So, and ito palang toner ko guys, nasa fridge siya. So, yun. Nilalagay ko siya sa fridge para malamig and masarap sa mukha. Nasa bahay lang pala ako guys, kaya hindi na ako magbe-makeup. Although maglalagay ako ng parang BB cream, hindi na ako magbe-makeup. Or no, hindi na ako maglalagay ng BB cream ngayon kasi sayang lang ilalagay ko. Kung di naman ako aalis. See guys, wait lang. Ang gross nito ang pangit kasi sabihing maarte. Kung hindi kayo tumitingin na dumi na mukha ng ibang tao, skip this video. But, ayun guys, naghugas na ako ng mukha. Naghugas na rin ako ng katawan. But, ang dumi pa rin. Meaning, ang maganda tong toner. So, ayun siya. Ayun, oh. And sa mukha lang to you guys, ha. Hindi, wait lang. So, ayun, nakat tayo. So, yun nga, ang dami pa rin nakuha nung dumi dito. And, dito lang yan, no, sa rim. Sa rim ng mukha ko. So, yun nga, meaning, may dumi pa rin yung mukha natin kahit tapos na tayo magugas ng mukha. So, after ko mag-tone, ang usually ginagawa ko is nag-moisturizer ako. So, yung mumuso ulit. Yan. Paubos ko na to you guys. So,
magbaback na ako sa eye white. Nilalagay ko rin ito sa buhok ko, pero dahil naglagay po ako ng coconut cream sa buhok today, hindi na ako maglalagay ulit. Diyan lang siya. Ay, ito pala yung time na gusto kong minamassage yung mukha ko. Sarap yung massage ng mukha. Ganito kasi. Ito kasi yung moisturizer ko. Hindi kasi siya agad nakukuha ng skin ko or hindi agad siya pumapasok sa skin. Kaya minsan, pag kailangan ko ng madali ang makeup or madali ang get ready, hindi ko ito magamit-gamit kasi nga ang tagal niyang pumasok sa skin. Kasi nga, medyo thick yung consistency niya. So, kailangan ko pa siyang medyo patuyuin. Ayan. So, next, ang gagawin ko itong Garnier Skin Naturals Light Complete White Speed Whitening Serum Cream. So, yan. May, ano to, nakakapagpaputi ito, guys. Kaya, summer kasi. Tapos, nag-swimming din ako. So, balik natin yung kulay natin. I have no problem na umitim. Pero, hindi ko lang choice. Hindi ko lang preference yung dark skin sa akin. Wala akong salamin, guys. Yung cellphone ko lang yung ginagawa kong salamin. I mean, yung camera. Yung nakikita ko sa camera. So, yan. After nyan, gumagamit naman ako nitong Bellow Tinted Sunscreen SPF of 50 PA++. And ito, sobrang konti ko lang gumamit kasi ang mahal, 150 to, guys. And ang gusto ko dito, meron na siyang coverage. Minsan, ito lang ginagamit ko pag ubos na talaga ako nito. Like, wala na akong mabilan kasi sobrang ambilis nitong ma-sold out. Ito na lang, but mas prefer ko pa rin yung Babyholic. And meron pala akong bagong addition sa skincare na to. This is the Pond's White Beauty Insta-Bright Tone Up Milk Cream. It is a milk essence. Yun, so... wala to sa skincare favorites ko kasi bago ko pa lang siyang ginagamit. So, ayoko namang sabihin na, oh, this is the best ever. Tapos, hindi ko pa pala siya masyado nagagamit. So, ayan. Ginagamit ko to kasi nag-swimming ako. Yun lang yun. Kasi mayroon siyang parang white effect. Parang white cast para sa akin. Hindi siya, ayan o, parang ang puti niya. Ang dami ko na namang nalagay. Yun yung ano ko dito. Masyado siyang maputi. Tingnan. Like, this is not my color. Pero wala, hindi naman kasi siya foundation. Parang, ibabrighten niya lang yung mukha mo. Okay to, kasi pag, ano lang, pag medyo umitim ka ng slight, sobrang slight, and gusto mo lang magbrighten yung mukha mo, okay siya. But, ayun, medyo, di na mukhang tao yung mukha ko kasi nga sobrang puti na. But after 30 minutes or 1 hour, okay na siya. Hindi na siya masyadong maputi sa mukha. And nung nag-swimming ako, the day after, syempre expect natin na, uy, umitim si Erica. Uy, joke lang. Yun kasi totoong pangalan niyo, guys, Erica. Yung ginamit ko the next day, and sabi nila, parang di daw ako nag-swimming. Parang sinabi nila, hindi ka nag-swimming, no? Ano, di. Umalis ka lang pero di ka nagsimi. Parang ganun. Kasi nga, nakaka-brighten to. But hindi ko pa kasi siya nagagamit ng sobrang tagal. So, I don't want to say na this is the best thing ever. So, yun. After that, usually, I go on with my Eye White Korea Babyholic BB Cream. Usually talaga. But for today, I'm not going anywhere. So, I won't use this. Kasi sayang yung product. But I do this and that is the end of my skincare routine. Sobrang easy na lang. Sobrang basic. So, kung nagustuhan nyo. Yan. So, hope you guys like this video. Give it a big thumbs up. If you did, don't forget to subscribe down below to my channel, which is Eris Maceda. And don't forget to click the notification bell beside it so you will be notified every time I post a video. I post a videos sometimes 2 times a week, but I post a video every Wednesday and Friday. So, yeah, I post a makeup video on Wednesday and a vlog on Friday. So, see you guys in my next video, which is a house tour. So, bye!